Hello po sa ating lahat dyan, mga kamamis. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. At narito naman po 7 April upang ishare na naman ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating buhay para tayo po ay magtagumpay sa buhay. So mga mamis, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, ay huwag nyo na pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video sa ating channel ay inyo na rin pong mapanood yan. At free po yan, wala rin pong bayad mga mamis ang ating pag-subscribe. Kaya isubscribe nyo na ang ating channel para po tayo ay dumami naman at lahat po tayong mga naggagawa ng mga pampaswerteng ito ay swerte ang darating sa atin. So stay tuned mga mamis! Share sa inyo. At ngayon, mga mamis, ang mga bagay na ito. Kung bakit natin gagawin ang mga bagay na ito, ay panoorin nyo hanggang sa matapos ang ating video para inyong malaman kung ano ang mga benefits nito sa ating buhay. Dahil ang mga bagay na ito, mga mamis, ay pinapaniwalaan na kapag tayo po ay gumawa ng mga bagay na ito, tiyak na ang ating buhay ay mas maliwanag pa sa buwan ang ating pag-asenso. Dahil ito po, mga mamis, ay ang ating lampara. So ang aking isishare ngayon sa inyo kung ano ba ang dala nito sa ating buhay ng ating mga lampara or anong tawag ba nito, mga mamis, yung mga ginagamit natin noon sa mga probinsya na yung ginagamitan natin yan ng gaas. Pero itong ating isishare ngayon, mga mamis, ito po ay gagamitan natin ito ng ating mga oil. Or kung meron kayong olive oil dyan, mga mamis, ay pwede ninyong itong gamitin. O kaya naman, kung kayo po ay merong mga, anong tawag nito, mga mamis, kahit na coconut oil na pwede rin po tayong gumawa ng sarili niyan, mga mamis. Pero pwede rin po tayong bumili ng mga coconut oil. Basta't yung mga oil na sinasabi, mga mamis, or yung mga mas marami pang mga oil dyan, mga mamis, na yung kahit na yung oil na ating gagamitin, yung ating pangluto ay pwede rin po dito, mga mamis. Basta't ang ating gawin, mga mamis, ay sa unang paggawa natin, kung tayo po ay mayroong mga lampara dyan, mga mamis, at makikita nyo yan sa huli ng ating video dahil nandoon ang kanyang picture, mga mamis. So, para hindi kayo mahihirapan na hulaan kung ano ang aking mga sinasabi. Dahil ang mga bagay na ito, mga mamis, sinasabi nila na kapag tayo po ay sa loob ng ating tahanan ay mayroong palaging nagkakasakit, or halimbawa, parang hirap tayo sa ating buhay, pwede nating gamitin ang mga remedies na ito sa loob ng ating tahanan para tayo po ay matanggalan na ng mga kamalasan sa ating buhay. At marami tayong pwedeng mga gagawin dyan, mga mamis, sa pamamagitan ng ating pagpapausok din po ng mga insenso, mga mamis. Dahil pinapaniwalaan nila na ang insenso kapag tayo po ay magsusunog niyan at yung usok niya ay ipaikot natin sa loob ng ating tahanan, sinasabi nila na tinatanggal nito ang mga negativity na nandyan sa loob ng ating tahanan. Kung kaya, kung sa inyong loob ng tahanan ay parang napakabigat ng daloy ng inyong buhay sa kapirahan or palaging nagbibigay sa inyo ng problema, nagkakaroon kayo ng problema sa loob ng inyong mga tinitirahan, gamitin natin ang mga bagay na mga pangpausok na yan, mga mamis, dahil pinapaniwalaan nga na kapag tayo po ay magpapausok dyan sa loob ng ating kabahayan ay at magsilayasan ang mga negatibo or negativity na nandyan din nakatira sa loob ng ating tahanan. At kapag magpausok kayo, mga mamis, ay ang gawin nyo lang ay mula sa Mindoro,
papasok kayo sa loob ng inyong mga kusina, sa inyong sala, hanggang sa inyong kwarto at buksan nyo ang mga bintana ninyo para makalayas kaagad yung mga bad energy na yan sa loob ng ating tahanan. Pagkatapos niyan, mga mamis, ay kung sa gabi naman, mga mamis, tayo po ay natutulog, minsan ay pinapatay natin ang lahat ng ilaw dahil siyempre, mga mamis, ay nandiyan na rin po na nagtitipid tayo sa ating mga kuryente dahil ang mahal ng babayaran natin sa ating mga kuryente, kung kaya pinapatay natin ang lahat ng ilaw. Pero hindi natin alam, mga mamis, na kapag patay din po ang ating mga ilaw, ay marami din pong mga negativity na hindi natin nakikita. So, gagamitan natin yan ng mga lampara, mga mamis, para sinasabi nga nila na ito po ay magbibigay liwanag sa ating buhay sa gitna ng ating pagtulog. At kung halimbawa merong mga palaging nagkakasakit sa loob ng inyong tahanan, ay gumamit din po tayo ng lampara at ilagay lang natin yan sa safety na pwesto ng ating tahanan. Pwede nating ilagay yan sa ating sala at ilagay ninyo yan sa yung hindi masusunog. At kahit na mahina lang ang kanyang apoy, mga mamis, ay pwede na nating asindihan yan. At pagkatapos dyan, mga mamis, ay sa ating lampara ay maglagay tayo doon ng yung dalawang baso na lagyan natin ng, ang isang baso, mga mamis, ay lagyan natin ng 3 kutsarang asin. At ang isang baso naman, mga mamis, ay lagyan natin ng 3 kutsarang asukal. Dahil ang asukal, mga mamis, ay pinapaniwalaan na ito po'y nag-i-invite ng swerte at happiness sa loob ng inyong tahanan. At tiyak na kayong lahat, mga mamis, sa loob ng inyong tahanan na mga family ay nagmamahalan at napaka-sweet ninyong magpamilya. Dahil yan naman po ang mas maganda, mga mamis, sa buong pamilya na kayo pong lahat ay nagmamahalan, nagkakaisa. At ito namang asin, mga mamis, na inilagay natin sa side ng ating lampara ay ito po rin ay magpuprotekta sa atin sa lahat ng mga negativity na papasok sa loob ng ating tahanan. So, itabi nyo ang ating rock salt, pagkatapos naman ang ating sugar or brown sugar man or white sugar man ang meron kayo, yan na po ang inyong gamitin. At ang inyong apoy sa gitna, mga mamis, ay tiyakin nyo na mahinang mahina lang siya at hindi siya yung matumba, mga mamis. Tiyakin nyo yan, mga mamis, kung inyong gawin ang mga bagay na ito. Dahil kailangan din pong safety ang ating loob ng tahanan. Kung halimbawa, mga mamis, meron kayong mga divider dyan, huwag nyo po ring ilagay yan dyan dahil nakakatakot din po, mga mamis. Basta't kayo nang bahala ang mag-safety ng ating mga sinasabi. O kaya naman, mga mamis, ay pwede rin po nating gawin yan sa loob ng ating tahanan na halimbawa kung sa ating namang mga divider na nakaharap sa ating front door ay maglagay din po tayo doon ng isang baso at 3 baso, mga mamis, na ang nilagay natin ay 3 kutsarang asukal at sa kabila namang baso ay 3 kutsarang rock salt. At sa gitna niya naman, mga mamis, ay maglagay kayo dyan ng mga coins. At kung meron kayong mga dahon ng laurel, ay ilagay nyo rin po ang mga dahon ng laurel dyan sa kasama ng mga coins. At pansinin nyo ang mangyayari sa inyong buhay, mga mamis, kung nagawa ninyo ito sa inyong mga tahanan. Dahil tiyak ako, mga mamis, na ang magic ng asukal ay papasok sa loob ng inyong tahanan. At ang ating asin naman, mga mamis, yan po ay bukod na sa magiging proteksyon natin ito sa loob ng ating tahanan, ito pa ay maghahatak din po ito ng magandang swerte sa ating buhay. Kung kaya gamitin ninyo ang mga bagay na yan, mga mamis, ganun din po ang
ang ating isang baso or jar man yan na lalagyan nyo ng mga coins na kasama ng ating mga durog-durog na dahon ng laurel. At siyempre mga mamis, kapag kayo po ay gumawa nito, gawin nyo ito sa umaga ng Martes, Biyernes at sa full moon at new moon mga mamis. Pwede kayong gumawa niyan sa gabi. At kapag ginawa nyo naman ito sa umaga mga mamis, ay ang ating tatlong jar kailangan na ilagay ninyo yan sa ating mga tree, at pagkatapos ay bulungan nyo ang lahat. Ibulong nyo ang lahat ng inyong mga kailangan. Halimbawa, na kayo po ay tatanggalan na ng kamalasan sa inyong buhay, wala na pong makapasok na mga negativity sa loob ng inyong tahanan sa pamamagitan ng ating mga ginagawang mga proteksyon, ang ating asin. Ganon din po sa ating asukal mga mamis, ay ibulong din po natin na bilang pangpaswerte, ikaw ay kilalang nagbibigay ng kasaganaan or swerte sa buhay at kasiyahan sa buhay. Ikaw na po ang magbibigay sa akin ng kaliwanagan sa aking isip, sa buong pamilya, para kami pong lahat ay sama-sama at masaya. Ganon din po doon mga mamis sa isa pang jar natin na nilagyan natin ng coins at may dahon ng laurel, ay ibulong din po natin yan doon na sa pamamagitan mo, ikaw ang magsisimbolo ng pag-akyat ng pera sa tahanang ito, at ang pamilyang ito, kami po ay magsasagana at magtagumpay sa buhay kasama ng aking mga anak. Dahil kapag tayo po mga mamis ay mag-wish, kailangan na kumpleto ang inyong buong pamilya at ang inyong mga anak ay magtagumpay. Dahil siyempre mga mamis, kung ang ating mga anak ay hindi natin isinasama sa ating mga panalangin dito, kapag nagkaroon ng problema ang ating mga anak, siyempre mga mamis, tayo rin po ay nagkakaproblema. Nagkakaroon din po tayo ng mga negatibong kaisipan kapag yung ating mga anak ay magkaroon ng problema. So, kapag tayo po ay gumawa ng mga pangpaswerte, kailangang lahat yan, buong pamilya, ang inyong mga anak at inyong buong pamilya sa loob ng inyong bahay, yan na po ang inyong ipanalangin. At kailangan na kapag gumawa kayo nito mga mamis, ay wala pong makaistorbo sa inyo. At gawin ninyo ito na kayo lamang mag-isa sa loob ng inyong kwarto, o kaya naman kung sa inyong loob ng bahay ay palagi rin namang walang tao, ay pwede ninyong gawin mag-isa yan. So kailangan i-focus nyo ang inyong isip sa inyong mga kahilingan, dahil ang mga bagay na ito mga mamis, kapag tayo po ay may paniniwala sa puso na nanggagaling sa ating isip, yan po ay magaganap. At kung halimbawa mga mamis ay hindi agad-agad magtalab yung ating mga pangpaswerte, ay huwag po kayong magsawa, huwag po kayong sumuko na gumawa ng mga pangpaswerte, dahil hindi rin po magtagal yan. Dahil simpre mga mamis, kung tayo po ay gumagawa ng mga pangpaswerte at nakalimutan natin na gumawa ng mga proteksyon, ay parang napakahirap din pumasok ng mga swerte sa ating buhay kung wala tayong ginamit na proteksyon. Dahil simpre ang mga negativity ay nandyan pa rin sa loob ng ating tahanan. Kung kaya yan po ang aking isinishare sa inyo mga mamis, at sana po ay magawa ninyo yan ng maayos sa loob ng inyong tahanan, at kayo pong lahat ay magtagumpay sa inyong buhay kapag nagawa ninyo ang mga bagay na ito mga mamis. At hanggang dito lang po tayo mga mamis, sana po ay nagustuhan nyo ang ating mga sinishare ngayon. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, ay pindutin nyo na ang ating red button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video sa ating channel ay inyo na rin pong mapapanood yan. At maraming salamat sa mga subscribers natin at sa mga ating mga viewers. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.